Ito ang buhay na pinapangarap ng lahat. Relax lang hanggang matapos ang duty. Tatawagin ka na lang para kumain. Wala nang babantayan sa baba hanggang makaalis ang barko. Sana totoo. Yes, okay. I'm still talking to superintendent. Okay, copy. I need to cut this one, sir. Wala pang isang linggo simula nang sumapa kami. May malaking problema na agad. Pero mag-uumpisa tayo kung saan tayo natapos noong nakaraan. So, ulitin. Ngayon bumaba na mga off-signers, lilipat muna tayo ng kabina. Check. Tumatakbo ka ba? So guys, maglilipat muna tayo ng gamit ngayon. Okay. At matapos ko mag-settle down sa bagong kabina, umpisa na naman na isang panibagong araw. Check, check, mic check. Baba tayo ngayon para kumuha ng draft. It's 1300. Ika-apat na araw na namin dito ngayon sa barko, tuloy pa rin yung loading. So tapos na kami sa app. Draft up 623. Sama si Royce, Allen. Ito yung kargada namin. Hollow pa nga. Check, tuloy-tuloy pa rin yung operation namin yun dito sa Port Khalifa. Parang baka abutin pa kami ng isang linggo dito. Ito yung mga kargada namin. Dito ko ni-input yung mga nakukuha kong draft, tsaka yung mga lahat ng mga balas namin. I-input namin dito sa Excel file, tapos tsaka namin nalalaman yung ilan yung kinarga nila for the past 24 hours. So since natapos ko ni-input ng draft, akit na ako ngayon sa bridge para isulat yung mga logbook. Dito namin sinusulat ang mga importanteng naganap na nakarang 6 na oras na shift. Ito yung duty natin. Dalan muna natin yung mga laundry natin. Overall. And medyas. Tapos tulog. Tapos kaya yung export. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, papalitan naman namin yung mga taong pumalit sa amin nung umaga. Ang kulig, ano nangyari na dyan, like? Kailangan din yung ano, check mo din ang location niya kanina yun. Si tercero opisyal at si OSRJ ang kapalitan namin ngayong araw. Flipid ko lang yung number 4. Kung bakit nag-aalarma yung water ingress namin. So may alarma yung number 4 pero wala naman tubig. Nangyayari din naman talaga yun. Nagloloko lang yung alarm. 12 oras ang kabuuan trabaho namin sa isang araw pag nasa puerto, pero hati yun sa dalawang session. Ibig sabihin, pagkatapos ng 6 na oras ng isang relax na araw, maghihintay na lang kami ng papalit sa amin. Magkukwentuhan, magtatawanan, bago kumain at matulog. Yan ang klase ng buhay sa barko, ang pinapangarap ng lahat. Pero sa tagal ko na dito, alam kong hindi yon ang laging nangyayari. Bakang kayo ngayon ah. Walang vlog dyan, mga picture dyan. George! Same, this one, Yun, kailangan ayusin yung taas. Kaya nag-i-scaffold na sila ngayon kasi may problema yung crane namin. Sa pag ganito, natitigil yung loading ng operasyon. Kaya kailangan urgent tapusin agad yung trabaho. Madali yan, regardless kung pahinga mo, hindi kailangan tawagin. Ito kami sa cargo hold number 1. Tulungan ko muna sila. Paglagay niyan, Rafa, kay... Kaya natin yung tali, italian natin to.
I have problem. I don't have some same baklas. Sana all parehas ang mic. Oh. Ay, nakarga na nila dito. Nasa taas kami. Si Epin nasa taas ng boom. Si Chief Engineer at Fitter ang nasa itaas. Kailangan nilang palitan ng bagong shiv ang crane. Pabili ng wine sa Pujaira. Sa lapping niya, Ral. Si Boso naman ang pupuesto sa crane. Nandoon bang daw? Sana ako mag stop yun. Wala na! Gusto rin sumama! Huwag kang magpapiit sa amin! Kami lang! Di ba man yung pH, sir? Ha? Di ba yung pH niya, hindi yan pH? Hindi. Hindi lang, ito kay Picayo Highlights. Picayo Highlights pala yun. Nagkakabiruan lang ng umpisa, pero nung tumagal na ang trabaho, trabaho ng mga engine dito sa crane number 1. Hindi na natuloy yung plano namin farewell party para kay Kapitan kasi mas priority yung trabaho dito. Birthday ni Mayor ngayon at farewell party sana para kay Kapitan. Pero di yun natuloy dahil sa trabaho na kailangan tapusin. We can cut the crane. But we try once. Yeah, try once. Hindi sila makakapagkarga sa bodegang to hanggat hindi namin to naaayos. Kaya kailangan madaliin at pagpuyatan. Okay! Alauna na ng madaling araw. At binigyan nila kami ng hanggang umaga para maayos ang problema. Still talking to superintendent. Okay, copy. If there's a wire, maybe difficulty of it. I need to cut this one, sir. The problem, you cannot cut this one. No, there's no cut. Which one you cut? Or outside. Here, this, here outside, plate. Yeah. Only cut small piece. This one holding the shaft. This one. Yes. The ball bearing already damaged. Nakakawala ng antok ang pressure ng sitwasyon. Minsan parang pakiramdam mo, wala nang pag-asa. Pero sa tagal ko na rin dito, alam kong bihira ang mga problemang hindi kaya, basta determinado ang mga tao. Nalsolva din ang problema dahil sa tulungan at umabot kami sa binigay nilang oras. Pahinga na rin ang mga magdamag ng trabaho at ng puyat. Balik na ulit ang sigla ng mga tropa. Solido yung katawan. Aba, katawan yung titingnan mo ah. Siyempre. At natapos na naman ang isang araw.